The Lord be with you. With your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint John. Glory to you, O Lord. Jesus said, "My sheep hear my voice. I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they shall never perish. No one can take them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all, and no one can sit them out on the Father's hand. The Father and I are one." My dear friends, the good news of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. As we have heard in the introduction, there are three themes for this fourth Sunday of Easter. It is called Good Shepherd Sunday. It is a vocation day for praying for candidates for the priesthood and the religious life. And it's also Mother's Day. Tingnan natin po kung paano natin pwedeng pagsama-sama yan. The Lord said, "I am the good shepherd. I know my sheep and they follow me. I give them eternal life and they shall never perish." You see, the Lord knows each one of his sheep. The Lord doesn't say, "I love you all." No, "I love each one of you. I know you by name." Diba in Isaiah, "I have carved your name on the palm of my hand." That means, hindi na tayo pwedeng kalimutan ni God. God knows each one of us. Alam ng Good Shepherd, itong tupa to ay mahina ang baga. Kapag pakinan, dapat tulungan ko yan. Ito, mahina ang tuhod yan. Dapat alalayan. Kilala niya ang lakas at kahinaan ng bawat tupa. And the Lord is doing this for us. God knows us. Hindi tayo pare-pareho ang lakas. May iba mahihina. Ito dapat tulungan. Ito dapat pagpasensyahan. That's how God treats us. Pero sinabi niya, yung tupa niya, yung kanyang mga tagasunod sa kanyang flock, ang sabi, "They hear my voice and they follow me." Hear and follow. You see, ang tanong, pinapakinggan ba natin ang tinig ng Diyos? Eh, Father, sa kumarinig yan, tinig ni Lord. Well, eto, kapag tayo nagbabasa ng banal na Biblia, kapag tayo nakikinig, sumisiba tayo, may pinapaliwanag, ito ang tinig ng Diyos. Ito ang kalooban ng Diyos. Marami tayong narinig, ang daming fake news, ang daming sabi, ito ang tama, ito ang dati. Well, pakinggan natin ano ang sinasabi ng ating mabuting pastol. Kahit mahirap, pero alam natin, yan ang tamang daan. Siya ang mabuting pastol. Hindi tayo lilinlangin. Hindi tayo dadayain. Hindi tayo ililigaw. Dadalhin tayo sa tamang kantungan natin. Yan ang kaharian ng langit. Kaya kapag sinabi niyang, "Patawarin mo yung kaaway," mahirap yun. Pero yun ang daan. Yun ang tamang lugar. Yun ang tamang paraan para makarating tayo sa kaharian ng langit. Napakinggan natin and then follow His voice. Follow. Hindi lang, "Oh, narinig ko, pero wala akong ginagawa." Okay? We follow where He wants us to lead. Sigurado tayo, hindi tayo dadayain. Pakinggan natin, okay? Baka iba-iba ang ating pinapakinggan. Siguro natin, ito ba ang tinig ng aking Panginoon? Ito ba ang tinig ng mabuting pastol ko? Then I will follow. I will obey. Itong pagiging mabuting pastol ng Panginoon, ito'y inishare sa mga tagapag-alaga ng simbahan. Kaya nga, sinabi sa atin, pagdasal natin ang mga pare, ang mga reliyoso, ang mga nag-guide sa atin. Kami, dapat mabuting pasol, pero alam natin na nakakamali rin kami,
No? Kaya nga sinasabi, pagdasal ninyo ang inyong mga pastol. No? Na sa daming tukso, sa kahinaan namin, marinig namin muna ang tinig ng mabuting pastol. At yan ang amin sasabihin sa inyo. Kami lang po ang speaker. Siya po nagsalita, pinapasa lang po namin sa inyo ano ang tinig ng Panginoon. Kanina, sabi ni Father Tuti, kami daw mga pare ay mga rare species. No, baka mamatay na kami, maubusan na kami, baka mawala na kami. Kasi, ilan tumatanda ang pare, ang tanong lagi, ilan ang seminarista? Ilan ang postulants? Ilan ang novices? Well, hindi pwede maging pare biglaan yan. No? Kaya pagdasal nyo na pagdasal kanina may nagsalita, siguro magsasalita rin yung brother, isi-share niya yung kanyang bukasyon. Mga parents, huwag niyo po sasabihin sa inyo, anak, anak, gusto ko sana magkaroon ng anak ng pare. Hindi niyo na po kailangan sabihin yon. Kasi nung sinabi ng kakilala ko, sinabi niya sa anak, gusto ko magkaroon ng pare, anak na pare. Sumagot yung anak, Daddy, ako rin. Gusto ko yung magkaanak na pare. Diba? Huwag kayong mag-alala. Yung mga iba, pumasok sa seminaryo, lumabas. Malay nyo, sa inyong anak, sa inyong apo. No? Huwag nyo nga pipilitin. Huwag nyo pipilitin. No? Paano kami, Father, maghahanap ng bukasyon? Yan, sa pamilya. Mamuhay kayong tapat. Mamuhay kayong marunong mag-share. Marunong kayong tumulong. Uy, ano pa ba yung pagpapare? No? I want to serve. Pero hindi lang every Sunday, I want to serve the whole of my life. Yun po ang pagbibigay ng aming sarili. No? May mga pare, may mga reliyoso. Kaya dyan rin po, pumapasok ang mga madem. Nagpapatawa po kapag sinasabi, kasi binanggitin yun ng brother, mga magulang, kapag may nagpaalam sa inyo, Daddy, Mami, Tay, Nay, gusto ko po subukan ang seminaryo. Gusto po subukan ang konbento. Payagan niyo po. Kasi lalabas rin yan. Joke lang, no? Lalabas yan. Kung hindi para dyan yan. Mahirap po ang buhay. Ako na po nagsabi. Ako po ay 1967 pumasok sa seminaryo. First year high school ako. 41 years na akong pare. 48 years na akong Salesiano. Kasi bago kami magpare, Salesiano muna. Hindi ko po sinasabi sa inyo, uy, sumali kayo, masarap ang buhay, madali. Hindi po. Sinasabi nga namin, Salesian is hard, no? Happy and holy, no? Kung hindi po kami masaya, yung sinabi ng brother, masaya siya, maligaya kami. Kung hindi kami maligaya, aba, bakit ako may iwan dito? Bakit ako magpapakandihirap? Well, sabi nga, the master pays well. No? Dapat mataas ang aming motibasyon. Bakit kami naging pare? Ba't kami naging alagad? Turuan niyo po ang inyong mga anak maging generous, maging service-oriented, at later on magugulat kayo. Nanay, gusto ko rin maging katulad ni brother. Gusto ko rin maging katulad ni father. Diba? Otherwise, sabi nga ni Father Tuti, kung walang hahalili sa amin, sino na ang magbibinyag sa inyong mga apo? Sino na ang magpapakumpisal sa inyo? Sino na ang bibisita sa inyo kapag may sakit, dadalawin para bigyan ng sakramento ng pagpapahid ng Santo Leo o pagpapahid ng sa mga may sakit? You see? Pero huwag kayo magkilala, sabi ng Panginoon, hindi ko naman kayo pababayaan. No? I will be with you till the end of time. Pero sabi ng Panginoon, you pray for more laborers to the harvest. At yan nga, no, mahalaga po ang pamilya. Sabi nga, the priest is the greatest gift, sabi ni Don Bosco, the priest is the greatest gift that God can give to a family. Na kayong mabait na pamilya, no, yan ang magandang handog ng Diyos. At ito,
nabanggit natin ang pamilya. Ang laki ng tulong po ng mga ina. Today is Mother's Day. Palakpakan naman natin ang lahat ng ating mga ina at mga nandito. Sayang, wala dito ang nanay ko. Nanay ko po ay 91, magna 92 na po sa September. No? Bibisita po ako mamaya. Nagmimisa po ako sa kanya. No? Kapag tumatanda na, ang kulit naman ng nanay. Napaulit-ulit naman. Tayong mga anak, wow, no? Nagre-reklamo na tayo sa mga nanay natin na tumatanda. Pero wag natin kalimutan, nung tayo'y bata, sino ang nag-alaga sa atin? Sino ang nagdala sa atin for 9 months? Hindi pala ganyan kadali. Promise, hindi pa po ako nabubuntis. No? Eh, ang hirap pala yun. You see, yung gigising ka, masama ang timpla, no? Pero for 9 months. Tapos, nung malaki na, nung ano, tumatako, habul-habulin tayo. Yesterday, may binyag kasama ko. Nakita ko isang nanay, hinahabol-habol yung anak. Pero itong anak, paglaki, sasagutin ang parents, no? Para bagang walang nangyari nung bata sila. Well, meron tayong utang na loob. May kausap pong kaibigan nasa Amerika, no? Siya adopted lang. No? Ipinasa siya, may iba nag-alaga. Pero nag-intindihan na kami. Kahit pinabayaan tayo ng ating ina, pinaampon. Okay? Palagay natin hindi tayo kinilala. Meron isang bagay, may utang na loob tayo. Ano yun? Father, sabi niya, hindi ako inabort. Hindi ako pinalaglag. No? Mahirap. No? Ang kanyang madami, may anak, maraming anak na. Pero Father, no? Pinaglaban niya. Eto, well, hindi siya nagpalaki. Pero kung hindi niya ako binigay, siguro hindi ko matatamo kung nasaan ako ngayon. Okay? In this Holy Mass, we show our gratitude to our dear parents, especially to our dear mothers, that the Lord may bless and reward them. May brother pa lang ako sa Sirandupa, sa Mayapa, sa Kalamba. No, sa Kalamba, sa likod ng seminaryo, tumutulong ako as a brother kay Father Froni. May nanay, kagar-kagarga ang bata, may hinihila dito, meron, sabi ng pare, that mother, ha, pupunta yan sa langit. Pare, bakit pupunta sa langit? Di mo kakilala yan. The mere fact, no, inalagaan na yung tatlong anak. Wow, no, sa kanya, yan ay pagiging martir. Yan ang pagiging, no, maging mabait na ina, maging mabait na pinaalagaan ng Diyos ang anak sa kanya. We pray for our own mothers in this Holy Eucharist as we pray for more vocations to the priest and religious life, and we pray that we too may be good sheep, good followers of the good shepherd. Amen.